Kasama na po rito ang alay kapwa na mawa po ay maging makahulugan ang ating pagkapakirap at pagkapakasakit para sa mga kapatid natin. Mayandog natin ito kay Jesus at mawa ay tulad ng kanyang pagliligtas ay magdulot din ito ng kaligtasan sa iba. At upang maging karapat dapat tayong gawa na pag-isiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, nagawa akong lagkasana sa isip, sa tanda at sa baba. Sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mga nandiyari Maria, sa lahat ng mga anghel at mga halal, at sa inyo mga kapatid, ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawat tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayang tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, tumayan mo kami bumubuo sa iyong angkang ang gawin mo sa iyong paningin ay manindig ang kalooban namin laang sundin ang loob mo sa pamagitan ng paghubog sa pag-uugali namin sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, ang ulan at niyebe, paglapak sa lupa'y di na nagbabalik. Aagos na ito sa balat ng lupa at nagiging pantilig. Kaya may pagkait putil na panghasik. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Ang salita ng Diyos. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng kagipitan. Ang kadakilaan ng Diyos ay hayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangi tinilig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang aping umasa sa Kanya.
pagkat dinabigo ang pag-asa nila, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at tusa. Matuwid ay tinutulungan sa lahat ng pagipitan. Kinukupkup ng Diyos ang mga matuwid, at ang tagkoy nila'y kanyang dinirinig. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Tumutulong siya sa nasisiphayo ang walang pag-asay, hindi nabibigo. Sinabi ni Jesus sa mga alagad, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hintil. Ang akala nila ipakinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag inyo silang tutularan, sabagat alam na ng inyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin: Ama naming nasa langit, sumbahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, at huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa lahat ng masama. Sabagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Sabagat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patawarin kayo ng inyong Amang nasa langit. At kung hindi ninyo pinatawad ang inyong mga nagkasala sa inyo, hindi rin kayo patawarin ng inyong Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Ang dasal na panalangin, ang kahalagahan ng panalangin, inigit natin na kung saan ay tayo ay tinggit ng Diyos sa ating mga panalangin. At maliwanag po yung pinahayag sa banal na kasulatan, no? Hindi sa haba ng ating panalangin, hindi sa dami ng ating salita. Kaya dinirinig ng Diyos ang ating panalangin. Kaya dinirinig ng Diyos ang ating panalangin sapagkat siya ay mahabagin. Hindi ho gawa natin kaya dinirinig ng Diyos ang ating panalangin. Dinirinig ng Diyos ang ating panalangin dahil siya ay nagnanais na mabuti yung ating katatayuan. Ibig sabihin, kaya tayo dinilig ng Diyos ay hindi gawa ng sarili nating kakayanan, ngunit gawa ng Diyos. Ay kung gawa ng Diyos, ba't ba natin hinihiling? Sabi nga sa banal na kasulatan, alam na ng Diyos yung ating hilingin. Bakit pa natin sasabihin? Well, kinakailangan pa rin natin sabihin. Ang sabi lang dito ay, hindi nawa maging bahagi ng ating pagkaunawa na
gawa ng hiningi natin, kaya ibinigay ng Diyos yung ating kagustuhan. At nawa maging maliwanag sa atin na maaring bigyan ng solusyon ng Diyos ng isang problema, hindi sa pamamaraan na ninanais natin, maaring sa pamamaraan na iba kaysa sa plano natin. Ang mahalaga ay makita natin na ito ay ibibigay ng Diyos sang-ayon sa kanyang kagustuhan. Ano na yung kailangan na makita sa atin? Na tayo ay humihingi. Na tayo ay humihingi. At yun yung mahalagang pamantayan ng pagkilos. Kasi bakit? Doon mismo sa paghingi, kinikilala natin alin. Hindi ito mangyayari, hindi gawa ng sarili nating kakayanan. Ito ay nangyayari gawa ng kagustuhan ng Diyos. Yan sabi natin eh, hayaan natin na kaakibat ng ating paghingi ay ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Panginoon, siguro siya sabi, Panginoon, pwede bang ganito ang mangyari? Pero hindi dapat natin tinutudukan. Bagamat yun, yung gusto natin mangyari, ano yung pinakahuli? Ano? Na, ay, kung ano man yung kagustuhan mo. Kung ano man yung kagustuhan mo, sapagkat may mga bagay na higit na alam ang Diyos. Ano? Sapagkat, ano yung problema kapag ibinibigay lamang ng Diyos sang-ayon sa ating kagustuhan, sang-ayon sa ating design, ay, hindi na Diyos yan. Kasi bakit? Kasi yung ibinibigay niya ay nakabase sa ating kagustuhan. Ano? Parang binigyan natin ng limitasyon ng kanyang kapangyarihan. Maaring sinasabi natin na sa pag-iisip natin, baka ang iniisip natin na ito lamang, ano? Ang solusyon sa problema na hinaharap natin, eh, bakit mo panghawakan kung ang pwedeng ibigay sa iyo ng Diyos ay masigit pa doon sa kaisipan mo? Kaya nandun po yung pagkaunawa ng yung paghingi sang ayon sa kalooban ng Diyos. Humingi tayo na maaring ganito ang mangyari. Pero hindi lamang doon sa disenyo na hinihingi natin. Or else, hindi Diyos yan. At kung tayo ang nasusunod sa hinihingi natin, ay ano yun? Ay hindi ang mangyayari utusan lang natin ng Diyos. Kasi it is our design. Ang nangyari, disenyo natin. Hindi. Tingnan natin yung disenyo ng Diyos. Ano na yung kailangan? Yung kailangan ay yung disposition ng tao. Yung kalooban ng natin na alin, ah, Panginoon, hindi ko kaya ito. Kailangan ko ang tulong mo. Yun po yung mahalagang makita natin. Kailangan natin ang tulong ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng panalangin. No? Kaya po, kaya tayo nagdarasal kasi pagpapakita na kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kapag hindi ka nagdarasal, kapag hindi ka nagdarasal, ibig sabihin, hindi mo kailangan ang tulong ng Diyos. Parang sinasabi mo lamang na kaya ko na ang Diyos. Kaya nga kung yung maalala, yung aking nimpong hangon na ipinahayag natin nung nakaraang linggo, yung pakuli, na hamon na ibinibigay sa atin alin, ah, ito yung mga tao nagnanais na bigyan ng solusyon ng problema ng alin, nang wala ang Diyos. At sino yung mga tao nagnanais na magbibigay ng solusyon na wala ang Diyos? Ay, hindi yung mga tao hindi nagdarasal. No? Kasi bakit? Ay, hindi na nila hiningin ang tulong ng Diyos eh. Hindi nila nakikita na kailangan nila ang tulong ng Diyos. Sapat na ang kanilang pagkilos. Kaya napakalaga po yung pagdarasal. Ang pagdarasal
ay hindi lamang pag-usal ng uri ng panalangin, ngunit ang panalangin ay mismong pagpapakita na hindi natin makakayanan ang mga bagay na ito nang hindi kasama ang Diyos. At kung tunay na tayo ay nananalig sa kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas sa atin sa mundong ito at sa buhay na walang hanggan, bakit hindi natin kailangan na humingi ng kanyang tulong sa pamagitan ng mga panalangin? So yun po yun ang una. Pangalawang bahagi na kung saan ay makita po natin ay sa bating mga panalangin ay meron lamang sa isang binigyan ng kondisyon. Ano yun? Yung pagpapatawag. Patawarin tayo ng Diyos. Kung alin yun, kung tayo ay marunong magpatawad sa iba. Hindi yung sa pagkasabi nga natin, nililimit iwan natin yung kapangyarihan ng Diyos. Pero alin yun? Kasi yung elemento ng pagkapatawad, paano natin maramdaman yung pagkapatawad ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad? At paano natin talagang masasabi na naunawaan natin yung pagkapatawad ng Diyos kung hindi tayo marunong magpatawad? Kasi ano yun eh? Pinatawad ka ba ng Diyos? Oh, pinatawad ako ng Diyos. Eh, ba't hindi ka marunong magpatawad kung pinatawad ka ng Diyos? Ay, hindi, napakasakit ng ginawa niya sa akin. Ay, hindi mo naintindihan yung ginawa mo sa Diyos. Kaya, yung pagpapatawad sa taong nagkakasala sa atin, eh kung tawagin natin ito ay litmus test. Ito yung pamantayang nalang na naiintindihan mo na pinapatawad ka ng Diyos. Eh, Father, walang kasing sama yung ginawa niya sa atin. Walang kasing sama yung ginawa niya sa akin. Let us make it personal. Aba, bakit yung ginawa ba natin sa Diyos ay may kapantay na sa ginawa natin? Wala. No? Lalong-lalo na. No? Kaya yun po yung huwag natin kalimutan. No? Na kung naiintindihan natin ang talagang pagpapatawad ng Diyos, kung naunawaan natin ang walang hanggang kapatawaran ng Diyos, dapat ahantong yan sa pagpapatawad mo sa taong nagkakasala sa iyo. So, bakit hindi ako patawarin ng Diyos kung hindi ako nang marunong magpatawad? Ay, sapagkat hindi mo naiintindihan ang mismong pagpapatawad ng Diyos. Kasi kung talagang naiintindihan mo yung pagpapatawad ng Diyos, hindi mo angkinin yun. Ano? Hindi mo angkinin yung kaparusahan. Ano yung kaparusahan? Kasi ng hindi pagpapatawad. Kasi yung hindi mo pagpapatawad, ay alin? Ay parang mong sinumpa ang sarili mo. Saan? Sa isang katatayuan na ikaw ay magdurusa. Na alin? Na ikaw ay magingit-ngit. Ay parang kang hindi niligtas. Parang hindi kayo niligtas ng Diyos. Hinapusan mo yung kapangyarihan ng Diyos. Kapag sinabi natin na hindi ka nakapagpapatawad, parang sinabi mo na walang kwenta ang pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Kasi bakit? It is stuck to you. Hanggang sa iyo lang. Hindi nagbunga. Alin yung bunga? Na ako ay magpatawad sa iba. So kung talagang pinatawad tayo ng Diyos, maliwanag dapat na alin, marunong tayo magpatawad sa iba. Marunong tayo magpatawad sa iba. Kaya yun po, kung tawagin ko po ay litmus test ng pagpapatawad ng Diyos. Hindi sapagkat ang Diyos ay hindi marunong magpatawad, kung alin,
tinanggap ba natin yung pagpatawad ng Diyos? Nararamdaman ba natin yung pagpatawad ng Diyos? Nauunawaan ba natin yung kahalagaan ng pagpatawad ng Diyos? Opo, nakaintindihan ko. Talaga ko nagpapasalang pinatawad ng Diyos. Amen, aleluya. Pero hindi ko kayang patawarin ng Diyos. Ah, malabo ka. No? Yan ay bukang bibig lang. Hindi tunay yan na naramdaman mong pagpatawad ng Diyos. Bakit? Hindi ka kasi marunong magpatawad eh. No? Kaya tutuloy yun dapat. Tutuloy yun. Kung talagang maintindihan mo na pinatawad ka ng Diyos. Bakit to? Marunong kasi ako magpatawad. Katulad ng pagpapatawad ng Diyos. Samahan magkapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buhos ng bayanan niyang banal. Ama namin, lumikagawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon sa pasimula ng banal na panahon ng 40 ng paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso.
suwad niwa. Itinaasan na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming magkapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon, sa kanyang 40 ng pagtitiis ng kagutuman, ay nagbibigay kahulugan sa panahon ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya ay maging malaya kami sa pagtulog sa pag ng huling ampunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalamitan, kami naglubunyi sa iyo kadakilaan. Pinagtingsang pusang loob ng maging handog, inawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad na sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Hindi naman umatapos sa ngapunan, inawa kanya ang kalis, kundi kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang katipag. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya. Sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalawag ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang naganap sa buong daigdig. Pusbusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Bonaventura, at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan pag-indapatin kami lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang esposa, na mga apostol, ni San Martin, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya lahat ng karapat papuro sa Diyos amang magkapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tuloy tayong manalangin sa Diyos at nawa ay tunay na tayo ay makaramdam ng walang hanggan niyang kapatawaran. Sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May tayo. Panalangin kay San Martin. San Martin de Porres, ikaw na laging nakikidalamati sa mga mahihirap at mga naghihirap ay pinakakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay dumapit sa iyo. Natulungan mo kaming idulog sa mga makapangyarihang Diyos ang aming kahilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababaang loob kaming nagsusumamo upang kami rin, katulad mo, ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayon nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa bathalang manggagamot na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ang aming pagmahal naman ay aming pakinabangan
sa aming pagdiliwan sa pagmahalin namin ang iyong mga pinag-aalagaan sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyong patuloy po natin ang paanyaya para po sa ating pong lakbay dasal sa Sambales. So yun po yung sa March 25. Balis po tayo ng madaling araw. And then yung ating pong kumbisada, ang bayan, sa March 28. Araw din po yun ang Martes. So, dalawang Martes pa ho. And then, yung pong ating paanyaya para po sa mga nanais na maging apostol, 12 apostol, makipag-unayin lamang po kay Brother Jimmy o sa sino mang lay minister sa Holy Communion. So, pwede po sino mang lalaki na maging apostol para po sa taon na ito, 2017. So, sana po ay matukunan natin palagi hindi tayo naghihirap. At then, patuloy niyo rin po ipanalangin para po sa ating pagbabaglory. Malakas po yung itinutulog ng panalangin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo. Taglay ang pag-ibig at awa ng Diyos na naging tao. Salamat sa Diyos.